Hi guys! Morning, good morning, good morning! Ito na pang yung Mom's Life. Kamusta naman kayo? Maraming salamat sa aking mga mananood. Siyempre, hindi ko naman kakalimutan yan. Hindi pa salamatan, no? Kahit gulo-gulo yung buhok ko. So, talagang love ko yung mga yan. Lalong-lalo na yung mga talagang nagko-comment. Katulad ni, ayan, mag-shoutout ako. Shoutout kay Dina Kabangon, Alex Jana. Siyempre, parating nandyan yan. Tapos, kay Neti Folio. Siyempre, daming comment ni Alex Jana, di ba? Alex. Siyempre, nandyan din si Neti Folio na naman. Siyempre, si Giovanni Baraquel. Iklian nyo naman yung pangalan nyo, konti lang. Kay Ryan Reynoso TV. Kay Raj Sagar. Kay Franz Bautista. At saka kay Mel Gregara. Kay Jocelyn. Siyempre, nandyan din si Alex na naman ang nakikita kong comments. Ang daming salamat ng marami, Alex, ha. Bonggang shoutout sa'yo. Siyempre, nandiyan si Naisu. Puro si Alex kasi nakikita ko eh. Maraming salamat, Alex, ha. Sobrang salamat. Tsaka dun sa mga nag-subscribe, mga bagong subscriber, maraming salamat. Kung gusto niyo magpa-shoutout, yun lang po ang maibibigay ko sa inyo as of now. Yun lang po yung maibabalik ko sa, na sukli sa panonood niyo ng aking mga video. Maraming salamat, guys. At saka, talagang na-appreciate ko po ang lahat ng mga comment nyo, lahat ng mga sinasabi nyo. Kahit di kayo nag-comment yung mga nanonood sa akin, araw-araw na kada upload ko eh, meron na kaagad na kahit papanong 10 views, 20 views, mga ganon. So, pag sunod-sunod lang talaga yung upload ko, kasi pag sinisipag po ako talagang marami mag-upload, tapos hindi ko siya na-i-share kasi masyadong busy. So, ayun guys. Magba-vlog ako para lang sa mga kritiko ni Pangulong Duterte. Kasi, nanotice ko, sa bawat sasabihin ni Pangulong Duterte, ang hinihintay ng mga kritiko niya is yung mga masasama. Ika-cut nila yung gantong word, tapos lalagyan ng picture niya, ipopost sa Instagram, ipopost kung saan, tapos isi-share naman ng mga kritiko niya. Diba? Hindi ba natin? Bakit kailangan na mali yung titignan natin? Katulad ng simpleng pagmumura. Ang tinitignan niyo yung pagmumura, pero hindi niyo tinignan kung magkano na yun nailabas ng Pangulo para sa bansa. Yung mga bad words lang na nasasabi niya, katulad ng papatayin, magnanakaw, pagmumura, yung mga ganong words ang nakikita niyo. Bakit hindi natin makita yung magaganda? Bakit yung mga mali lang? Si Pangulong Duterte ba? Tinitingnan niya ba yung masamang ginagawa ni Vice President Lenny Robredo? Diba? Pag nag-i-speech ba si Lenny, may nasasabi siya? Diba wala? Bakit minasama ba niya yung pagtulong individual ni Vice President Lenny Robredo? Actually, yung mga ano lang, yung supporters lang niya yung nagkakagulo. Sila lang yung gumagawa ng mga sabi. Pinoproblema niyo yung nagugutom kaysa yung pinoproblema niyo yung mamamatay dahil sa COVID. Nagugutom? Bakit? Wala ba nagugutom kung walang COVID? Hindi nga namatay yung mga tao sa lansangan eh. Nakikita niyo ba yung natutulog sa luneta? Nakikita niyo ba yung mga naglilimos, mga taong grasa? Namatay ba sila dahil nagutom sila? Di ba hindi? Tagal nga nila dun eh. Meron pa nga babae dyan sa may Doroteo Jose, yung kay laki-laking katawan na nakaupo na binibigyan siya ng mga bulok na prutas. Hindi naman bulok. Yung
pwede pang kainin, hindi lang maibenta. Mas healthy pa nga sila sa atin eh. 'Di ba? Nakita ko 'yun doon, dalawang crates ng pongkan. 'Di ba? Namatay ba sila? Pinangangalagaan kayo ng pangulo na hindi magkasakit. Pero ang inaalala niyo yung mga magugutom. Alam niyo na sa individual na tao na yun eh. Kung paano sila kakain nang walang ayuda. 'Di ba? Na may nabubuhay nga dati kanin lang tsaka asukal eh. Bakit criticize kayo ng criticize? Yung mga ginagawa ng gobyerno, hindi nyo nakikita. Actually, nakikita nyo siya, nararamdaman nyo siya, na a-appreciate nyo siya, pero nagbubulag-bulagan kayo kasi gusto nyo i-criticize. Ginagawa nyo tanga yung sarili nyo. Diba? Katulad nyo, pinagugulo nyo yung mundo, katulad nitong isang silensilawan. Imagine, gumawa ka ng ingay, no? Yan si Mystica, gumawa siya ng ingay against Duterte, against Pangulong Duterte. Ngayon, pag binalikan sila ng mga tao na sumusuporta sa Pangulo at sa gobyerno, ang ginagawa nila, binabash nila. Nagagalit sila, ayan, ipinopost nila yung tao. Tapos, ipapa-report nila, gumagawa kayo ng ingay, gumagawa kayo ng ikagagalit ng ibang tao. Diba? Kaya hinuli si FLM, isa yan sa kaso niya, dahil ginagawa ni FLM na magalit yung ibang mayayaman sa magalit ang mahihirap sa mayayaman kasi hindi sila gumagawa ng maayos. Hindi siya nagdo-donate. Isa yun sa kaso niya. Oh, sa palagay niyo, walang kaso yung ginagawa niyo? Kung gumagawa kayo ng video, kung ano-anong video, kung ano-anong against sa Pangulo, para magalit sa pamahalaan ng mga taong bayan. Hindi ba kaso yun? Tapos magagalit kayo sa magbabash? Sa inyo? Ipapablock niyo? My God, use your mind. Diba? Magkakatulad, ginugulo niyo yung mundo. Imbis na, uy, dapat ano kayo, dapat makinig tayo, against man tayo, kailangan natin makinig ngayon kasi pandemic ngayon eh. Diba? Buksan niyo yung mata niyo, o sabihin natin binubuksan niyo yung mata niyo, pero hindi sa katotohanan. Sa kabaluktutan ng mga ugali ng utak nyo. Kabaluktutan ng mga pag-iisip nyo. Ayaw nyo sa pamahalaan? Lumayas kayo sa Pilipinas, lumayas kayo sa mundo, at huwag kayong umimik. Ayaw nyo pala eh. Kayo mga OFW, na kritiko ni Pangulong Duterte, huwag kayong tatanggap ng ayudang 10,000. Huwag kayong pupunta ng hotel. Huwag kayong magpapa-aircon dyan at magpapa-wifi lang. Ngayon, yung mga 24,000 na tao dyan, na galit, sigurado, may kalahati dyan ng galit sa Pangulong Duterte. O bakit kayo nakikinabang? Puro kayo dada. Lahat naman kayo nakikinabang. Sabihin natin, hindi kayo nabigyan ng ayuda. So, ang Pangulong Duterte pa ba ang pupunta sa bahay-bahay nyo? Di ba pag may nakita siyang mali, kinakalampag niya kaagad? Kasi, yung pagiging tanga nyo, at saka yung pagiging maliit ang utak nyo, minsan, palakihin yung konti. Konti lang. Lawakan nyo, hindi yung nakikita nyo yung sinasabi nyo na yung mga old story, sasabihin nyo, pininger ni Pangulong Duterte yung katulong niya. Bakit di siya nakulong? Sabihin nyo, sinasareno, ginanito niya. Eh bakit nyo binabalik yun? Sabihin nyo, yung mga pari, simbahang katoliko, binastos niya.
Eh bakit? Kasi nakikialam mo ang mga pare sa ganyan. Dapat labas sila dyan eh. Bakit yung mga doktor ba nakialam? Sa pamamalakad, di ba sumusunod lang sila? Bakit? Yung mga arkitekto ba nakialam? Kasi wala, out of their business. Government to government lang yan. Sila mag-uusap yan. Sila may alam yan. Mga abogado yan. Pero ikaw, pari ka, hindi mo dapat pakikialam ang gobyerno. Turuan mo magdasal ang bawat Pilipino. Tama ba ako? Yung arkitekto ba, pinakialaman ba niya? Hindi. Kasi ang gagawin lang yan, bahay. Pakialam ba nila sa gobyerno? Basta tagasunod sila. Ganoon. Mind your own business kung ikay kung ano yung profession mo, doon ka makialam. Kung nasa gobyerno ka, doon pakialam ka talaga sa gobyerno. Pero pag wala kang pakialam, kung katulong ka dyan, kung caregiver ka dyan, kung ano man ang posisyon mo, yun ang pakialaman mo. Di walang gulo. Nakialam ka sa gobyerno, tapos yung pinagtatanggol, yung nagtatanggol ng tao sa gobyerno, pinakialaman ka, ikaw naman nagagalit ka. Diba? Eh, pakialamera ka, natural, pakialaman ka rin ng ibang tao. Eh, kung hindi ka nakailam, hindi ka papakailaman ng mga ibang tao. Hindi ka mumurahin, hindi ka lalaitin. Diba? Kasi, punong-puno kayo ng panlalait sa Pangulo, sa gobyerno. Pag nilait kayo, galit na galit kayo. Akala nyo eh, kayo ng reyna ng buong mundo. Eh, nilait nyo nga yung Pangulo, hindi siya kumibo eh. Kayo, nilait kayo, pos kayo dyan. Kung ano na pinagpo-post nyo. I-block nyo to. I-ginto nyo to. Naku ha. Ano, masyado ng ma-arty. Best Actress of the Year. Total naman, wala ng film fest ngayong taon dahil sa pandemic. Ay, siguro kayo yung kukoronahan. Kaya handaan nyo na yung speech nyo para sa December, di ba? Kasi masyadong ano eh. Yung utak natin, inilagayan sa ulo para manguna. Di ba? Yung bibig, medyo binaba ng konti. Para isipin muna niya kung ano yung sasabihin niya bago niya gagawin. Kaya yung kamay natin nasa pinakababa, di ba? Ganoon, kasimple. So simple. Di ba? Kaya minsan, isipin niyo muna bago niyo makita. Isipin nyo yung bawat nakikita nyo bago nyo sabihin at bago nyo dot-dotin gawin. Ganun yan eh. Logic pababa. Oo. Diba? Hindi yung sasabihin mo na bago isipin yung nakikita mo at gagawin mo. Oh. Baliktad, katangahan. Yung katangahan minsan, iniiwan yun sa bahay o kaya idinudura mo para matapon. Ganun. Hindi yung salita muna bago isip, bago kita yung katotohanan at saka gagawin. Nga. No? Baliktad eh. Kaya nga pababa. Pag naligo ba kayo, ano unahin nyo? Paa? Siguro yung iba. Katangahan talaga, diba? Yun lang. Na-i-stress ako dun sa mga nakikita ko eh. Yung sa mga nakikita ko, nababasa ko, hindi marunong mag-appreciate. Ganun talaga tayo. Sabagay sa ibang bansa, parang walang ganito eh. Dito wala, Taiwan wala naman eh. Pilipino lang gumagawa ingay dito eh. Pero sila parang wala eh. Diba? Kahit saan man kumampi, Pangulong Duterte, Amerika, China, problema na nila yun. May sarili tayong buhay, humihinga tayo sa sarili natin. Iisipin natin kung ano yung para sa atin, para sa buong pamilya natin, hindi para sa buong bansa. Hindi tayo bayani, hindi tayo si Rizal, hindi tayo si Bonifacio. 'Di ba? Kung gusto natin magpaganoon, eh handa niyo na 'yung sarili niyo, magpapakamatay na kayo. Tingnan mo si FLM. Nagpakabayani masyado. Nga na.
Diba? Sino pa? Si Mystica? Ayan, salita ng salita. Demanda. O, di hanap siya ngayon ng pampiyansa niya. Simpleng bagay kasi pinapalaki niyo. Mga, tapos sasabihin niyo, mga kumakampi kay Duterte, wala ding utak. Diba? Yung puon lang nila yung magaling. Dapat nga walang puon-puon dito eh, kasi wala dapat kritiko. Dapat isipin nyo, isang bansa, dapat iisa ka lang. Huwag yun, makikipag-away pa na, mga ano, higad ang poking ina. Ayoko na sana magmura eh, pero talagang lumalabas yung sa bibig ko eh. Wala kasi ako ditong ano, wala ako ditong babasahin, hindi uso sa akin yun. Kung ano yung lumalabas sa bibig ko, yun na yun. Kasi totoong tao dapat tayo. Sa pagbablog natin, sa mga sasabihin natin, wala dapat tayong ano, wala tayong dapat hinahanda. Kasi, kitang-kita kasi sa camera kung paano kayo maging totoong tao at hindi. Diba? Yun lang sa akin, guys. Maraming salamat. Sa mga nanood sa akin, sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa mga nagla-love sa akin. Maraming salamat. At saka sa kaaway ko. Salamat at nanonood ka. So, bye-bye!